UAG Pamunag at 09421 Infantry Philippine Army. Bali, ang isira ko uli sa mga experience ko yung 2007 naka-encounter kami doon sa ano, sa Barangay Buwan sa Pulosolo. Bali, ako noon hindi pa ako naakyat kasi may assistant man ako ng team leader. Sinabihan niya ako na naiwan mo na ako, siya mo na madala ng teammates na makaakyat mo sa, ano, sa nakasali sa operasyon. At sabi niya, kasunod, ikaw na naman mag-akyat pagbaba namin. Ngayon, bali last din na sa 5 days nila nadala. Pababa naman sila noon. Tapos nakabangga sila ng kalaban. Tapos yung teammates kong isa, si Corporal Cardos, na tumaansaktan. Akyat ako kasi ako magpalit sa tropa kung na-wounded. Tapos pag ano doon, yung pick up kami ng chopper doon sa kampo, ako nagdala ng mga supply na packet doon sa tropa. Pagdating doon sa tropa, binigay ko yung mga supply na dinala ko. Pagdating doon, pagbaba ko doon sa chopper, sinabi ko agad sa teammates ko na maingat. Maingat tayo kasi ang kalaban, malapit ang talaga dito kasi tahol na tahol yung aso. Ang sabi ng naman ng kasama ko, sabi niya, oo, malapit talaga kasi kahapon, yan na namin nabangga yung, yan ang tamaan yung tropa natin ng isa. Tapos nung moving na kami, nag-hold kami ng sandali doon sa taas, nag-OP-OP muna kami doon. Kasi yung leading doon, yung one combat group ng 40 SRC, tapos kami nga 6 SRC. Pagdating din sa high ground niya, dating ko roon, sinabihan ko ng teammates ko na mag-ingat kasi malapit ng kalaban talaga kasi nung araw na yun na nakundin yung kasama ko nga isa, teammates ko nandoon ng doon ng banda yung taon-taon ng aso. Tapos sa lakad na lakad kami doon, papunta doon sa objective, tapos nag-hold kami doon sa may high ground, tapos nag-OP-OP kami doon. Pag OP namin doon, biglang umakyat yung kalaban. Doon sila dumaan din sa dinaanan namin. Pero yung lamang lang kami, kasi namin doon sa kanila, nauna kami naka-akyat sa high ground. Bali, sumusunod na sila sa dinaanan namin. Tapos yung mayroong doon na tubig na parang gripo na umaagas, nakita namin sila nga habang doon kami sa medyo mataas sa kanila, naupihan namin sila na kumukuha sila ng tubig nilang inumin kasi akyat sila. Nung habang kumukuha sila, kami naman na isang combat group, naka-prepare siya sa kanila, nakatutok kami lahat na pag order na fire kami lahat doon na isang platoon. Pag fire namin doon, yung nag-iigim ng tubig, kasi ang ano eh, nag-iigim sila doon, tapos kami naka-prepare, may 57 RR kami nga dala. Tutok agad doon sa ano, yung grupo nila na ipon-ipon sa anong ipon-ipon sila kuha ng tubig. 57 RR plus kami na mga M60 at M14 kag M60, bulong fire kami doon. Pabuli yung fire kami doon, yung nag-igib doon na mga lima siguro, tumba lahat yun doon sa may igiban na grupo. Tapos,
kinto ng putok namin, nag-observe na kami. Nag-observe namin doon. Doon sila nag-reply ng karami-rami pala nila. Akala namin yung nakita namin na umigib, akala namin kunti lang. Yung sumusunod pala doon, mababa lang siguro 150 siguro yun. Yung kasi, kampo kasi yun. Nung napupuka na kami, napalitan na kami ng putok, siguro nakapuputok lang ako ng, ano, ng dalawang short na M16 ko kasi hindi man ano, bunog pa yung pick-up naman. Nakaubos pa ako ng dalawang short na tag-20. Tapos pag nagtagal-tagal, lumupad yung mortar nila doon sa kabilang grupo. Nakita ko yung kasama ko na natamaan diyan sa may pisngi. Grabe kalakas yung ano niya, yung sigaw niya, natamaan ako. Pero sabi ko, huwag ka lang ano, huwag ka lang maglipat, tago ka lang diyan sa tinataguan mo niyo. Siguro hindi nagtagal, mga 1 minute lang, nabagsakanin ako ng ano nila, nung mortar na. Lapit lang, mga isang dipalan siguro bumagsak sa ano. Galing sa ulukan ko, papunta sa likod ko, kung estimiton ko, kung galing sa paa ko, mga isang dipalan talaga. Tapos, umangat ako ng ano, mataas yung angat ko talaga. Natalsik ako sa taas. Pagtalsik ko sa taas, bumagsak ako sa baba. Siguro nalipong ako. Paglipong ko, bigla-gin ako na sigaw na kasi naramdaman ko na nakita ko yung paa ko nagadugo. Pati kumbat ko butas, sumigaw ako na naputol yung paa ko. Pag sigaw ko naputol yung paa ko, tumakbo ako doon sa may sa kami kibilang grupo nga sa may gitna para magpinga ako doon kasi naramdaman ko parang ano, parang iba na naramdaman ko kasi inangat ako ng murta. Kaya pagdating sa gitna, ginamot nila ako doon. Pagamot nila sa akin, yung teammates ko, sabi ko, hold line lang kayo dyan. Dito lang ako muna sa, ano, magpa-ano muna ako, mag-push aid sa gitna. Yung wala na tamaan, sabi ko, hold line lang kayo dyan. Para madating sa ng tropa. Pero kami na mga wounded, kasi yung wounded yung Tracy lahat, doon kami sa gitna, yung naiwan na lang na teammates na mga walang sugat, yun ang nag-ano sa laban, nag-hold the line. Habang ginagamot kami, hindi nagtagal, nag-enforce yung SR-163 kasi doon masa ng transmission. Pero nakaabot sila sa amin doon na tapos na yung putukan kasi medyo layo din konti. Tapos una-una, madilim pa kasi gabi yung pasok nila sa amin. Pagpasok na sa amin, clear naman yung area at doon kami binaba at gindala doon sa pwesto na medyo mahawan para pick-upin kami ng chopper. Pa-pick-up naman ng chopper doon, dito ako doon sa bus-bus, pinuha ako ng ano doon. Paba sa chopper, ginukuha ako ng ambulance at saka doon ako yung pagaling muna sa hospital. Tapos inipat kami sa Sambuanga. Pati yung mga kasamahan ko, pag-abot sa Sambuanga, nag-request ng 7:30 na pupunta ng Binuna. At saka doon kami na, doon kami nga ma-wounded sa Binuna na doon. Nag-ipunipon, ang iba sa Port Nipas yun. Hanggang napagaling ako doon ng 45 days kasi natamaan yung tuhod ko, kilin ko. 45 days ang pahinga ko doon. After 45 days, nagpaibak ako sa Davao at saka doon ako nagpahinga. After nagpahinga ako, nagpahinga ako ng bakasyon araw-araw para magpatuloy yung papahinga ko. Ano ang pinagalan? Ano ang unang kamatay? Nung pagtama kasi sa akin, medyo nabigla kasi ako kasi malaki kasi yung nakatama. Parang nasiyak yung ano ko ba isip ko. Kasi inangat na ako ng galing sa lupa, siguro taas ba ako sa isang dukang, kaangat ko, tapos nakababa ako, parang lupong ako. Parang nawalaan ako ng espiritu, parang
siguro mga second, siguro nunawala yung isip ko sa sarili. Nung umangat na po na bumagsak ko sa lupa, parang nadilim yung paningin ko kasi yung sa alas 3, parang nag-alas 3, bigla nag-alas 3 sa hapon. Madilim yung paningin ko. Tapos mga seconds, bumalik yung ano ko, yung paningin ko na ang sabi ko, siguro mabuhay ko ito kasi parang maliwanag man ang tingin ko. Tapos tinginan ko yung mga sugat ko sa balikat, tuhod, sabi ko kaya-kaya ito. Tapos sabi ng kasama ko, sige, i-proceed ka lang namin. Ano ang nagutos sa'yo na kahit nangulit ka, nakapag-umans ka pa rin ba? Naisip ko kasi na dapat makita ng kasama ko na kahit matamaan ako, na ang isip ko na doon pa rin sa teammates kung itaman ko sila na maayos para madipinsahan yung ano namin, yung medyo taas-taas na kami ng konti ng ano, high ground sa kalaban. Kasi kung pabayaan doon, baka lalo sila maano rin. Kaya iniisip ko na, nagsabi ako nga, yung lahat na walang sugat yan, huwag alis sa pwesto, cover lang kami ng mga nasugatan. Dito na naman kami sa gitna nyo, magpagawaan naman yung first aid na kami. Nakaisip na ako kasi nung nawala yung isipan ko ng seconds, nalilim yung paningin ko. Parang naisip ko po ta, sabi ko, ito na siya yata yung buhay ko na mawala na. Pero pag maya-maya, bigla man bumalik yung tingin ko maliwanag, kaya naisip ko na kaya ko ito yung tama ko. Yung natakutan ko lang noon, kasi gabi man, baka malasudad lang ako. Yun lang yung naisip ko noong gabi na yun, na malasudad lang. Nung una-una, nung natamaan ako, hindi mo talaga may iwasan na, siyempre, yung trabaho natin, matanggap ko naman yun, pero siyempre yung iniisip ko yung pamilya. Baka, kung mawala na ako, baka hindi na kaya, o sa akin, okay lang yung trabaho ko. Pagkatapos nung naabot na ako sa Biluna, naramdaman ko na buhay talaga kasi nakita ko nung sugat ko na hindi patal talaga. Naisip ko na sabi ko salamat sa Panginoon. Kahit natamaan ako pero nung tama ko hindi sa walang bawas yung katawan ko, huli aman ako napilay. Kahit natukod ako, okay lang. At least na normal kaya po ng lakad. Bali, sinundo kami ng SR-163 para iba kami kung hindi yan kasi hindi ako makalakad. Siguro mga 5 tao nang buhat sa akin para lang maabot kami doon sa evacuation. Muna doon sa pinagtamaan mo, paano na nangarating doon sa secure na area ng Indonesia? Siguro layo, mga 30 meters. Bigla lang ako tumayo at saka pagsigaw ko kasi naputol yung paa ko. Parang pag ganaw ko parang hindi naman putol, kaya tumakbo ako lang sa kasama ko na nandoon sa gitna para magamotin ako. Nung ano mo nabuhay ka, pumasok sa isip mo na may pamilya mo, paano mo nalaman ang pamilya mo na nandoon siya sa nag-text kasi sa kasama ko yung yung kasama ko pala nag-text sa kapatid ko na yung kapatid ko pala hindi na tamaan. Tapos nireply naman siya kung kumusta, okay naman. Sabi niya okay lang. Doon na naman ang misis ko na natamaan ko ako. Nung naramdaman ko na na safety mo yung buhay ko, so naisip ko na nga sabi ko masaya talaga ako kasi sabi ko siguro kung nang napatala ko noon may ano na napabunan ako ng lupa. Anong ginawa mo din nung nakapiling mo
pag-uli ko dito sa turunan, nagano ako na parang simba ako. Tapos pasalamat ng lektor. Tapos nagsimba ako pa, parang ano ako, napasalamat sa Panginoon na nakabalik ako sa bahay. Na wala man babas ang katawan ko kahit ng tamaan. Nagsimba ako at saka napasalamat ako.